kagaya ng sinabi ni Honorable Regencia kanina, formerly it was punishable by reclusion temporal in its minimum period, as its minimum period, at saka reclusion perpetua sa maximum. Pero hindi na. Dapat nga to death, pero inalis naman natin yung death penalty. So, ang pinakamatagal, reclusion perpetua. Ikaw ba yung investigador? Yes po, ako po yung investigador. So, nakita mo ba na na-fulfill itong Section 5B of Rule 113? Opo, dahil nasaksihan ko po yung na mayroon po talagang sinunog na bus at nakausap ko po yung witness at sinabi po nila na may apat na tao ang suspect na nagsunog ng bus. Oh, Congressman Acop, you have now the floor. Sige, ikaw na. Thank you, Mr. Chair. Alam naman po natin, and my record would speak for itself, na kung mali yung ginagawa ng police, ako pang nag-iimbestiga, nagpa-file ng kaso laban sa kanila. But this, after reading all the documents submitted by the different parties to this, kung meron mang pagkakamali ng abogado ng kabila, pagkakamali ng abogado ginawa ng mga polis, this was cured by the signing of the waiver pursuant to Article 125. But be that as it may, para matanong ko lang yung kapulisan, anong klaseng arson ang final nyo sa kanila? Distract. Bali po, ang inaipan na po sa court, destructive arson po. And this is provided for by the revised penal code but amended by a law. Tama po ba? Tama po. Yes, Republic Act 7659. And kagaya ng sinabi ni Honorable Regencia kanina, formerly, it was punishable by reclusion temporal in its minimum period, as its minimum period, at saka reclusion perpetua sa maximum. Pero hindi na. Dapat nga to death, pero inalis naman natin yung death penalty. So, ang pinakamatagal, reclusion perpetua. Now, may I know, under what provision of law na nakalagay yung pagsunog ng kwan ng minibus ay destructive arson? Kasi yun po yung final nyo na kaso eh. Wala yan. Nasa PD 163, 163. Pero may mga tao involved. Pero sa minibus na wala. Yes. Sagutin mo yung tanong ko, Chief. Sir, according to Section 10, Article 320 of the same code, amended to read as follow. Sir, destructive Article 320, destructive arson. Yes, sir, the penalty. Do you have your RD? Meron ba kayong legal officer na kasama? Do sa paragraph, sir, any train or locomotive, ship or vessel, airship or airplane devoted to transportation or conveyance or public use, entertainment or leisure, sir. So yung minibus under the term locomotive, tama rin po ba? Yes, sir. Yes, okay. Di tama po yung kaso na ifinan yung laban sa kanila. Now, let's go to the other issue. When can a peace officer or a citizen of this country arrest a person without any warrant of arrest? Kasi yun yung issue na nilalabas tungkol sa kaso na ito eh. There are three instances according to the rules of court. Tama po ba?
Arrest without warrant, a peace officer or private person may without a warrant arrest a person when in his presence the person to be arrested has committed, is actually committing or attempting to commit an offense. Yan ano? Yung kwan, in flagrante delicto na sinasabi ninyo ng mga kapulisan, di ba? Sir. Yes, what's the second one? When an offense has just been committed and he has probable cause to believe based on his personal knowledge of facts or circumstances that the person to be arrested has committed it. See, when the person to be arrested is prisoner who has escaped from penal establishment or place where he is serving penal judgment or temporary confined while his case is pending or has escaped while being transferred from one confinement area to another. Kung titingnan po natin, yung pag-aresto po ninyo dun sa accused ay under paragraph 2, yung second situation. Tama rin po ba? Tama po. Tama. At dyan din malalaman natin kung they were arrested also pursuant to a hot pursuit operation. Tama rin po ba? Tama po. Yes. Now, how do you define yung second one, a peace officer or a private person may without a warrant of arrest a person arrest a person when an offense has just been committed in as probable cause to believe based on his personal knowledge of facts or circumstances that the person to be arrested has committed it? Ikaw ba yung investigador? Yes po, ako po yung investigador. So, nakita mo ba na na-fulfill itong Section 5B of Rule 113? Opo, dahil nasaksihan ko po yung na mayroon po talagang sinunog na bus at nakausap ko po yung witness at sinabi po nila na may apat na tao ang suspect na nagsunog ng bus. At ang sinasabi po ninyo, tuloy-tuloy po yung ginawa po ninyo sa investigasyon hanggang dun sa pag-aresto at pag-file ng kaso. Opo. Tama. Simula po nung time na mangyari yung incident at nakausap po namin itong witness, tuloy-tuloy po na po yung aming ginawang follow-up operation para lang po tuloy ang makilala itong mga sinasabing apat na lalaki na suspect na nagsunog ng minibus. Thank you. So, in other words, the person was arrested pursuant to the provisions of Rule 13, Section 5B of the Rules of Court. Tama? Tama po. So, as far as this interpolator is concerned, nasunod naman yung requirements for that rule na yung immediacy na tinatanong kanina ni Arlene Brosas na from the time of the commission of the offense up to the time of the arrest ay dire-diretso dapat yung operation. Apo, dire-diretso naman po yung ginawa namin operation at follow-up operation. Yeah, thank you. May I ask the chief of police? Yung bang mga accused ay talagang may reservation doon sa hotel? Pali po sir, meron sir silang nag-text po sir sila doon and then may reservation sir sila pero nag-advance sir sila that dapat sir sila ay according to Mikasa sir sa record nila February 1 pa sana sir is darating sila naging January 31 sir sila dumating sir ng hapon sir. Tama ba yung pagkarinig ko na February 1 yung reservation nila pero January 31 nag-check-in sila? Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Yes. And no explanation was given or did you ever ask that question? Sir, may repeat the question, sir. I beg your pardon? Sir, may repeat the question, sir. May repeat the question. Hindi nyo tinanong kung bakit ganun? Bale sir,
Tinanong namin, sir. Tinanong namin, sir, yung Migasa, sir. Hindi. Yung mga accused nung kwan na? Bale, sir, sila, sir, ay kada salita nila, sir, ay kinakailangan na, sir, ng kanilang counsel, sir, kaya hindi na, sir, sila nagsasalita po, sir. Okay. Now, at what point in time did you know na merong arson na nangyayari? Bale, sir, noong almost 8 ng gabi, sir, nung tumawag, sir, yung consultant citizen, sir, doon namin nalaman, sir, na may nangyayaring arson, sir. May nangyayaring arson, sir. Sa report ninyo, ang sinabi ninyo, the arson was committed on or about 7:30 in the evening. Yes, sir, yes, sir. How did you arrive at that conclusion? Yun, sir, yung sinabi, sir, nung witness, sir, na yung pagbaba niya, sir, yung pagbaba ng mga witness, sir. Yung witness po, sir, yung nag-ano po, no, sir. Victims, sir. Victims, sir. Victims. Sorry, sir. Yeah. Yung mga witnesses ninyo, ang nagsabi? Yes, sir, sir. Na witness, 7:30? Yes, sir, sir. Okay. Now, yung bus nang galing sa Gumaca, di ba? Yes, sir. Opo, sir. Oh, tagarong ka sa Quezon. How long would it a bus travel from Gumaca to Catanawan? Kaya niya, sir, ng 2 hours, sir, na takbuhin, sir. Yun lang yung ano lang, sir, yung mabagal, sir. Pero kung bibilisan mo, sir, kaya, sir, yun ng 1 oras, sir. Okay, so tama rin yung statement ng driver, kasi tinitingnan ko kung nag-uuma lahat yung statement, eh. Second issue, kagaya ng sinabi kanina ng mga ibang director, they cannot understand na may must yung mga yung alleged perpetrators, paano nakilala. Pwede ko bang malaman kung paano na-identify ng mga witnesses yung pagmumuka o kung sino-sino yung mga tao? Na-identify, sir, ng mga witnesses natin, sir, kung sino-sino, sir, yung mga tao. Kasi, sir, nung tumatakbo, sir, yung sasakyan, bigla nila, sir, pinatigil, ay may ilaw pa siya, sir, may ilaw. Kumbaga, sir, malakas yung ilaw, yung ang ilaw, sir, ipapaganyan. Kasi modernized jeep siya, sir, mataas yung kanyang ilaw. So, nung tumigil siya, is boy pa, sir, yung ilaw, tapos nakilala, sir, yung mga suspect dahil wala pa, sir, silang lagay sa muka, sir. Since na ang hindi raw, sir, sila hindi titigilan kung may lagay, sir, sa muka, sir, may takip. So naglagay na lang, sir, sila according to witness, sir, naglagay na lang, sir, ng takip sa muka, sir, nung sumakay na, sir, sa sasakyan, sir. So, ang sinasabi po nyo sa amin, nakilala lang sila nung nailawan sila ng headlight. Dahil pumara sila, siyempre, tumatakbo yung sasakyan, naka-on yung headlight, nakita sila nung pumara. Yung bali, po ba ang ibig nyo sabihin? Bali, isa po, sir, yun. And then, pangalawa, sir, yung isang suspect, sir, is lumapit sa driver. And then, pinapatay, sir, yung sasakyan. And then yung sa ano, sir, ng ilaw. Yun, sir, yung tapos, sir, yung umakyat, sir. Balik kita kasi, sir, ng isang witness natin, sir, kasi nasa unahan, sir, siya, yung isang witness, sir. Sa unahan nakaupo. Ganon din, sir, yung conductor, sir. Kita nila, sir, yung tatlo na tao na nasa loob, sir, is kitang-kita, sir, yung sa labas, sir, na yung nagpara, sir, ng sasakyan. Yun yung pang-apat na nasa kaliwa. Yung lumapit sa driver. Yes, sir. Yes, sir. Yung sa kaliwa, yes, sir. Hindi siya naka-mask na lumapit. Yes, sir. Wala po, sir. So, kaya siya nakilala na puti ang buhok at may salamin. According to the statements of the witnesses. Yes, sir. Okay. Thank you. Tama rin yung sabi po ninyo na kung ako ang driver,
Bakit ako titigil kung nakamask yung papara sa akin? So, yung mga statement ng mga kwan is logical. Kasi kung nakamask antimano yung mga accused at paparahin na isang sasakyan, bakit titigil yung driver? The other issue is, wala po bang nakatira dun sa malapit na nakita itong incidenting ito? Do you have any other witnesses aside from the passengers, the drivers, and the conductor? Bali po, sa lugar po mismo na kung saan nasunog itong minibus, wala pong bahay doon. Pero ang bahay po na nakapwesto doon, siguro po almost 100 meters ang layo doon sa incident scene. At doon din po nakatira itong isang tanod na napadaan sa lugar na yon bago pa po masunog itong minibus. Pakiulit nga yung huli. Mayroong... May isa pong tanod na nakatira almost 100 meters away from the incident scene. At siya po, bago masunog yung bus, dumaan po siya sa lugar na yan. At nakita niya po yung sinasabing tatlong tao at saka tatlong tao sa lugar na kanan ng bus nung mangyarang sunog. At isa naman po doon sa kaliwa na di umano sabi ng witness ay nakasalamin. Where? Yung bang taong ito na sinasabi niyong witness, kinunan niyo ba ng statement? Meron po, kinunan po. And was this submitted to the provincial investigating prosecutor? Na-submit po. Okay. Thank you. The other issue is, so doon na solve yung issue na kung paano sila nakilala. Di po ba? The other issue is the issue of alibi. Yung nasa ibang lugar sila habang yung arson ay nangyayari. Tama po ba? Tama po. Now, how would you answer na yung alleged suspects ay nandun sa isang lugar habang yung pagsusunog ng minibus ay nangyayari? How were you able to refute that? Bali po sa information pong nakalap ko bilang investigador on case, ito pong caretaker ng Mikasa Resort ay nag-report sa Police Mulanay. Ang sabi po niya, dumating doon ng 5:48 ng hapon. Ngayon po, ang kasunod pong information, sinabi nila na umalis po itong apat na lalaki sakay ng kanilang kotse, ganap na mga 6:30 ng hapon, at nung pong time na masunog itong minibus sa Katanawan, Quezon, ito pong apat na lalaki na ito ay hindi pa rin po bumabalik doon sa Mikasa Resort kung saan po sila nag-check-in. At bumalik po sila ay ayon sa caretaker ng Mikasa Resort, 1:30 na po ng madaling araw ng February 1. Pero ang allegation kasi iho ay merong nag-testify na taga municipality ng Bulanay na nakita sila at the time na nasusunog yung bus at saka naandun sila sa lugar na yun. Yun yung testimony ng mga, if I remember it, dalawang government officials. Tama po. Yes. Bali yan din po yung testimony na sinasabi nila pero inaantay po namin na ilabas doon sa pinagbigyan po sila na makasagot sa kanilang counter affidavit subalit hindi naman po na isubmit sa court sa fiscal office yung kanilang counter affidavit na nagsasabi na sila nga po ay magkausap nung time na nangyari yung incident na pagsunog ng minibus. Tama po yung sinabi ninyo, yung witnesses na ito, their statements were not presented by their counsel, by the counsel doon po sa preliminary investigation. Tama? Tama po. And therefore, since it was not, these statements were not submitted, binaliwala ng prosecutor yun. Tama po.